isang incubator na to ay pagaganahin ko at ibibigay ko doon sa ating kaibigan si Mario. Mario ay isang ano, isa talaga. Tulak natin, lagyan natin ito para mag-inig up. Yan, ito, sige, tapos na kaming mag-ayos dun ng incubator. Merienda na muna, ano? Okay ba? Merienda, merienda. Ay, may biskuit. Sige na, dali mo na. Dali mo na. O, dali mo na rin yung dartboard. Dali. Ngayon na. Itong isang incubator na to ay pagaganahin ko at ibibigay ko dun sa ating kaibigan si Mario. Mario ay isang ano, isa talaga, isang taga-deliver ni ka-farmer ng mga lechon. Yan, kapangako ako sa kanya. So konting linis na lang ito, linis-linis lang at bibigay natin to kasi hindi naman nagagamit at nabubulok lang. Nabubulok lang dito to. So ito konting steel brush, konting linis, punas. So okay na naman yan. So yan, ibigay natin yan. Okay. So ito, at pagaganahin ko na lang ito kasi na-disconnect ko na to noon. May kinuha akong parts. Ngayon ibinabalik ko siya ngayon. So yan. Paandalin ko yung motor para hindi niya manual na ginaganong-ganon. Kumbaga one button lang, magtitilt yung mga eggs. So ayan, dumi na. Para malinis ko na rin dito sa bodega. Okay, wait lang. Ayan, umandar siya ng kanina. 37 point. Para ng aking ano, sensor. Andito, lagay muna natin dito yung sensor. Yan, mamatay yan ng 37.8. Mamatay yung ilaw tsaka yung pan. Yan, 37.8. Yan siya. Ba? Namatay ng 37.4. Nagbago na ang kanyang. Ito. Bakit? Dapat yan 37.8. Bago siya mamatay. Okay, di ba? Adjust natin dito. Nasa programming lang yan. Okay. Yan, 37.5. Lagyan natin to. Yung ating thermostat. Kailangan 37.8 ay mamatay siya. Yun. 37.8 namatay ang ilaw. Ngayon, dapat ay 37.5 ay sisindi ulit siya. So, nasa 37.6 tayo. Yan. 37.5 tapos ito ay yan 37.8 mamamatay. Okay, 37.8 patay. Tapos ito yung kanyang sa motor. Oh, yung pala ang problema naman ito ngayon sa wiring ko. Pag namatay na yung ilaw, hindi gagana tong sa motor. Ito yung motor na. Yun ang babaguhin natin ngayon. Okay? Okay. Ito. Naayos natin ng wirings. Yun nga lang, hindi gumana yung mga kanyang timer. No? Ito. Itong timer niya, nag-malfunction na. So, ang ginawa ko, binypass ko na lang yan at ito na lang yung kanyang switch para sa motor. Nagtitilt yung mga eggs. Tapos ito ay lalagay ko na lang itong fan niya. Ito. Fan na lang ay kakabit natin yan. Okay. Tanggalin na muna natin itong ano, isa. At ikabit natin to. Okay. Ayan o. Medyo ano na talaga. Hindi naman ano. Konting linis lang to. Importante rito yan. No? Kunti lang yan. Hindi naman ganyang kalaki ang trabaho yan pag nilinis. Steel brush lang yan.
Okay. Tapos yan, ito. At least ang importante rito ay ang kanyang enclosure, thermostat, ang air circulation. Ito. Bibigay lang naman natin to kay Mario. Maaalagaan niya na to. Mahilig naman si Mario mag-ano, magbubuting-ting din. Yan. Ito. Ipipix ko na lang tong fan. Okay. Bihira. Buti na dumating yung mga kasama ko rito, mga ano, mga guwapo. Nag-ano ako eh, nilinis ko tong incubator. Dumating sila. Eh sabi ko, kakain muna ako. Ayan, binanatan nila oh. Bihira. Binanatan na nila. Ayaw nyo kumain? Kumain na kayo? Uy, sigurado kayo? Sige, ako'y kakain muna, ha? Babalik ako agad, ha? Tapos natin muna ito dito. Delivery pa yun! Teka. Pilinisin natin yun. Sandari, ha? Abili kita! Yan, itong mga batang to, kahit na hindi nagtatrabaho to, kahit na ako yung kumilos ng kumilos, basta't nandyan lang yun. Kasi meron kami isa na gustong ipaabot, sa kanila, yung maliit na bagay na yun, napakalaki yung tulong na sa akin. Paabot lang, paabot-abot, lagay dito, lagay dun. Makikita nyo naman, puro laro pa. Naglalaro pa ng bola kanina. Pasa-pasa. Hindi lang yan, mamaya magdadart. Ang gusto lang naman ng mga batang ito, eh, makatambay dito sa bahay. Makakasama ako, konting merenda, konting chicha. Yan, yung ganyan, mahilig sila yung may kinakalikalikot eh. Gusto nila yun, alam naman nilang ako ay talagang mahilig din sa mga pagbubuting-ting, kaya nandito mga batang to. Ito, lipat natin kaya dito banda. Tara, tulak nyo, tulak yan. Para pag pinunasan natin ay maluwag tayo, makakaikot tayo. Tulong-tulong. Itong incubator na to, no, siguro yung mga napisang mga sisiw dito, nasa 1,000 na rin. Marami ding napisang sisiw to eh. Imagine ninyo ang inahin ko noon ay nasa mga 200. Almost everyday yan, nangingitlog. Ang pinakamababa kong harvest sa isang araw ay nasa 40 itlog. Tapos, i-stack ko siya ng mga 7 days. Tapos, tsaka ko siya i-incubate ng sabay-sabay. So, almost 400 din yung itlog na yun. I-incubate ko ng halos sabay-sabay. So, every ano yan? Every 3 weeks, lagi akong nagsasalang dyan ng, ano, ng itlog. Kaya yun, every month yan, maraming ako na harvest na itlog dyan.
Ibig sabihin harvest ay napipisa, naipipisa niya. Before ako magbenta ng mga sisiw, no, ang production ko nun puro fertile eggs lang. Sinisip ko siya kung saan-saan, Luzon, Visayas, Mindanao. Minsan may mga umorder, mga 700 eggs, sisip ko ng Mindanao, Davao, Palawan, Visayas, through LBC. Matrabaho lang talaga. Kaya lang, minsan talaga hindi maiiwasan, merong mababasag. Meron na rin nagre-reklamong customer. Pero bihira lang, may mga customer talagang ganun. Hindi maiwasan yan eh. Bihirang-bihira lang yung minababasag. So, inisip ko parang ang hirap mag-ship ng itlog kasi gagawa mo ng double enclosure yan eh. Alaga mo ng ipa, plastic, styro, para hindi lang siya mabasag, protected siya. So, sabi ko mahirap ata. Pero maganda ang kitaan. Okay naman kasi hindi ako natatambakan ng eggs, panay shipment lahat nun, naka-reserve lahat, meron ako nga logbook. Tapos yun nga, nahirapan na ako mag-box. Doble-doble, plywood, tsaka box ng LBC ang ginagawa ko eh. So yun, naisipan ko, gumawa ko ng incubator at alam ko namang gawin at naintindihan ko naman kung paano gawin. Nagtry ako mag-incubate ng mga sisiw. Yan. Kaya yun, nag-incubate ako. So, minsan nga, hindi ko pa napapa-incubator. Naka-reserve na yung mga sisiw. May nagpupunta na kata dito sa farm. Pinupunta na nila. Minsan kasi, pagka ang sisiw umabot na ng 10 days, iba na ang presyo kasi complete vaccine na yun. Kaya yung iba, ang kinukuha nila ay weekday. 7 days old pa lang ang kinukuha na nila, naka-reserve na. Minsan, yung mga sisiw, maabot kung saan-saan eh. Bicol, may nagpupunta pa rito, taga Bicol, kumuha lang ng sisiw. Ilocos, Pangasinan. Kasi yung mga nag-aalaga, ng mga ganitong manok, naniniguro sila kasi medyo mahal nga itong sisiw na ito eh. Yung mga imported breeders na yan, mahal kasi yan. Kaya yung sisiw, imagine ang sisiw noon ng mga imported chicks eh, 180, 7 days old. Ngayon pagka nag 10 days up na, 250 each na sila. Kaya ganun ka mahal ang mga sisiw noon. Eh ngayon, dumami na mga breeders, nagkaroon na inbreed na, lumiit na yung mga sisiw, hindi na siya tulad dati na talagang malalaki ng mga imported chicken. Ngayon eh, nagkaroon ng inbreeding na eh. Kaya lumit na yung mga chicken na mga imported chickens. Yan. Ito. Sige. Tapos na kaming mag-ayos dun ng incubator. Merienda na muna ano. Okay ba? Merienda. Eh, may biskwit pa dyan. Ilan yan? Tatlo yung biskwit ah. Asan yung isa? Pamatayang. Kain na kayo, kain ha? Kain lang. May tanong ako. Uwi na kayo? Oo, sige. Nabusog ba kayo? O yung ano, Dart? Dadalhin niyo yun. Ha? Dali mo na doon, doon mo na patuyuin. Dadalhin pa yan, ano? Dadalhin niyo pa yan? Dali mo na. Pag ganun ang bit-bit mo, pag ganun ha. Huwag mong pahihiga. Doon na. Tatapon ni nanay yan pag nakita yan. So, itatapon yan. Yan na. Tatapon na lang yan. Sige na, dali mo na. Dali mo na. O, dali mo na rin yung dartboard. Dali. Ngayon na. Ayan na. Quantas part na. Yan, Sabado. Last campaign na po ngayon. Kaya asahan na natin mas maingay Sabado. Sabado.
palakasan ng mga sound system na sila. Last campaign, last day. Hindi na kita bibili ng bola, ha? May bola ka, no? Ha? Hindi man ganyan yung bola. So ayan, ito, natapos na tong ating bibigyan natin ng incubator kay Mario. Ayan. Kung tinginis na lang at nalinis na rin, andun na yung mga electrical, nakabit na. Ay, ito pa pala. Lalagyan ng ano tong bukilya, ilaw to ilaw. Ayan siya. Tapos, ito. Ito pa pala. Hindi ko pa nalagay yung takip. Teka, lagay ko muna yung takip. Okay, ito na yung ating ay, dito pa pala yung tester ko. Yung ating incubator na ibibigay natin kay Mario. Yan. May nakakita kanina na daanan ng diyan, kakilala natin diyan. May kasama siyang kaibigan. Pumasok dito sa loob, nakita. Eh, gustong bilhin. Sabi niya, ako, parang gusto niyang bilhin. Kasi nga, semi-auto na lang kasi ito. Hindi na siya fully automatic. Gawa ng yung timer ko dito para sa incubator na every 2 hours ay nagtitilt. Nasira na. Kumbaga, isa lang ang nasira pala. Yung isa ay buo pa. Ang nangyari kasi, ito ang nagbibigay ng timer para dito. Kaya pag nawala itong isa, useless na itong isa. Yun siya. Yeah, yan. Maganda na naman siya. Dito ko na nilagay para pag pinick up, eh, malapit na sa gate. Pag doon kasi mahihirapan ang dumaan sa may pagitan ng sasakyan. At dito, pwedeng i-atras yung sasakyan ni Mario kung ano niya. Ayun na lang siya. Tsaka isa pa pala, no? Meron na rin pala itong ano, humidifier. Humidity control. Yan, meron na siyang humidity control. Tas dito nilalagay yung tubig. Kasi sa incubator kailangan talaga ng ano, na may tubig sa loob para yung kanyang humid sa loob ay hindi ganong madry yung egg, yung shell. Isa sa nagpapalambot ng shell kasi yun, eh, yung moisture sa loob. Ayan. So yan, e po ang ating nagawa ngayon. Tapos yung mga bata nagpilit, i-carwash daw yung sasakyan. Ayan, ay, akin na naman tester, kung saan ko na naman nalapag. Ayan. Nalinis si Pogi ng di oras. Para lang naglaro yung mga bata. Ayan, so ayan po. Hanggang dito na lang po at salamat, salamat po, salamat.